So you broke up with your boyfriend, your girlfriend, your husband, your wife, or your live-in partner. Now the question is, should you stay friends or be friends with him or her? Stay tuned, because I'm going to be talking about that next. Welcome back. So it's still the month of February, aka the month of love. So kahit na it's already the start of the Lenten season, meron akong follow-up dun sa aking previous vlog, which was my Valentine's Day vlog, na ang tanong ay, should you change for your partner? Okay, o ngayon, ito namang topic natin ngayon, hiwalayan na. I mean, let's face it, the reality of it is, sometimes relationships don't work, and you know, people don't work well together, the fit does not fit anymore. Okay, and minsan talagang umaabot siya sa hiwalayan or sa breakup. So, the question that I post in the opening of this vlog is, should you stay friends with your ex? So, similar din doon sa ginawa kong answer sa previous vlog ko ng Valentine's Day, dalawa din yung answer ko. And ano yun? It's yes and also no. Okay? So, it's depende. Okay? So, dun muna tayo sa yes. Bakit ba dapat kayo maging friends pa rin nung ex mo? I mean, ganito kasi yun eh. Let's face it, you have spent a considerable amount of time together. Okay? So, pero siguro ang dalawang araw lang kayo naging mag-jowa. Baka kahit hindi na kayo friends, okay lang yun. Okay? But all things being equal, and regardless of saan kayo nagkakilala, whether na-meet mo yan sa Tinder, sa Grindr, sa Bumble, sa Facebook dating, sa Instagram, referral, or nakasalubong mo lang siya, nagkatitigan kayo, one of those things, no? Regardless of how you guys met each other, okay? Chances are, nung naging kayo, nagkaroon kayo ng time to get to know each other, and by getting to know each other, you definitely spent some or a lot of time together. Okay? And I would like to assume, foolishly, na nag-develop kayo ng certain level of friendship, okay? And also, siguro, certain intimacy. Okay? And ito yung dahil naging magkaibigan kayo at nag-spend kayo ng time together, considerable amount of time. Yung iba nga sa inyo, maaaring nag-live-in pa kayo, or maybe hindi kayo live-in. Pwedeng, let's say, 3 times a week, natulog siya sa condo mo, tapos ikaw 3 times a week, nandun ka naman sa bahay nila. Okay? And then at some point, to a certain extent, I mean, naging household name ka na. Yung tipong pag wala ka dun sa bahay nila, hinahanap ka nung, I don't know, ng kapatid niya or pamangkin niya, and vice versa. Right? So, because you have spent so much time together, I would also foolishly assume na meron ka ding in-invest na a lot of, yun nga, time. You've invested effort. Okay? You've invested emotions. You have invested trust. You've invested money. Ayan, ako. Diyos ko, medyo sensitive topic yan to some people. And maybe I will also make another vlog about yung extent ng paggastos mo doon sa jowa mo. Okay, but that's another vlog altogether. Okay, so for now, yun nga. Marami ka nang naging investment, things that you have put into the relationship. So, why do I circle back doon sa answer ko na yes, dapat i-maintain nyo yung friendship ninyo? Kasi nga, sayang naman yun, yung mga ipinut in mo na effort, na emotion, na time, na money. Yung at the very least, yung pagkakaibigan na nabuo ninyo. And by pagkakaibigan, I would also like to assume, again foolishly, na naging kaibigan mo din yung mga friends niya. And vice versa. Okay, tapos, napamahal ka dun sa kanyang family. Okay, so, sayang yun. I mean, hindi maganda or hindi happy. Hindi happy thought or action yung dahil nag-break kayo, you will sever ties and, you know, cut it na lang as if walang nangyari. Okay? So, yun yung medyo quick answer ko dun sa bakit dapat kayong mag-stay friends. Kasi nga, sayang. Okay? But that being said, it is of course important for you to heal. Okay?
hindi ako naniniwala dun sa ano eh, na merong happy breakup. Okay? True, there may be breakups that are amicable or those that lack drama or yung mga nagbabatuhan ng masasakit na salita, nagbabatuhan ng gamit. Okay? Yung maayos, in short, no? Nagawa ang pagbe-breakup, paghihiwalay ng like two mature individuals na naghiwalay ng walang, you know, iniwan na painful words, okay, that they may regret eventually, okay? But bottom line for me, no, personally, correct me if I'm wrong or challenge me, I am yet to meet a couple who broke up na nakangiti, na masaya sila, okay? So breakups are never easy, breakups are never happy, okay? At least from my experiences, okay, ng relasyon, no? So yun, I guess after you ride the pain, after makapag-spend ka ng time to heal, okay, and eventually to move on, I guess it's just logical and a good decision for you to be friends with your ex because of the reasons nga that I have said earlier. O ngayon, doon naman tayo sa no. Bakit? Pag nag-break kayo ng boyfriend, girlfriend, jowa, ex mo, ay hindi na kayo dapat maging friends. Okay? There are certain exceptions to the rule. Kasi, marami yan, no? Pero what I can think of, and disclaimer, this did not necessarily happen to me. Pwedeng meron. But you get to, ano, to choose or to think or kayong humula kung ano yung mga nangyari or applicable sa akin. Okay? So, number one, ito bang ex mo, did he or she attempt to kill you? Oh my gosh, sabi, gosh. So, ano yung mga ganyan, no? So, tinay ka ba niyang nilason? Or sinaksa ka ba niya? Hinataw ka ba niya ng baseball bat sa ulo mo? Or, ito bang pillow? In smother ka ba niya in your sleep? Yung mga ganyan. Or tinula ka ba niya towards an oncoming speeding car? Yung mga ganyan. So, kapag itong ex mo ay inattempt kang patayin, ay nako, hindi magandang desisyon na maging friends kayo after kayo maghiwalay. Okay? Yun ay kung hindi pa siya nakakulong, di ba? So that's one reason bakit hindi kayo dapat maging friends ulit or maging friends per se. Number two, yung meron siyang ginawa sa yung kasalanan, like ninakawan ka niya. Oh, nako, marami ba akong tinatamaan sa inyo? O di ba earlier, sabi ko, baya akong gumawa ng vlog tungkol dun sa, yung, you know, yung pag-invest mo financially to or into your relationship with your partner. Okay? So, yun nga, medyo sensitive issue nga yun. But again, ibang usapan yung pinagnanakawan kanya kasi iba yung galante ka tapos binibigyan mo siya na binibilan mo siya ng Balenciaga, Louis Vuitton na bag, wow. Binibilan mo siya ng kotse, ng condo. Wow, ang yaman. Pakilalagyan naman niya sa akin. So, ibang usapin yung ibinibigay mo yun willingly versus pinagnanakawan ka niya. Okay? That is a crime. Yung pinagnanakawan ka niya. No? So, you don't want to be friends with someone na pinagnanakawan ka. You don't want to be friends with a thief. Okay? And siguro idadagdag ko variation ng pinagnanakawan ka. Ito yung, ano ang term doon? Estafa ba yun? No? Yung in-estafa ka niya na iniloloko ka niya, kunwari, naku, yung nanay ko kasi, ano, 50-50 kasi na inoperahan, ganyan. Tapos pangkakasino lang naman pala niya. Okay? So, willing mo binigay sa kanya yun, pero you gave that money or loaned that money to him or her na mali yung reason why you willingly gave up that money. Okay? So, yun yung pangalawang reason na naiisip ko. Reason number 3. Ito, sensitive ulit to. Rated R or rated R18. Did your ex cheat on you? And hindi lang to basta-basta cheat, ha? Ito yung, kunwari, gawin nating matindi. Let's make the plot thicken. Yung ex mo slept with your best friend or kapatid. Yan. Tapos, nag-sex pa sila sa bahay mo, sa kama mo, na ikaw pa ang bumili ng bagong-bagong bedsheets. Yun ang matindi doon. Masakit yun. Okay? That is super below the belt. Figuratively and literally. Okay? So, you don't want to be friends with someone who was
not just unfaithful to you, but did not take into consideration decency and how you would react, how you would feel about that cheating that he or she did. Reason number 4. Ito medyo related to dun sa una kong example, okay? Yung inattempt kang patayin, okay? So reason number 4 is moderately milder version of pinatay, tinray kanyang patayin. Was he or she violent with you? Okay? And by violent, hindi lang necessarily physical na binubugbog ka, sinasapa ka, binabatok-batukan ka niya. Pati yung ano, yung emotional abuse. Ito yung he or she treats you like you're scum of the earth. Okay? Parang feeling mo, pagkasama mo siya, you are so beneath him or her. Okay? Na yung lagi niya pinapamukha sa'yo na antakataka mo, wala kang na-achieve, na you are nothing without him or her. So, pero kasi nga naman, taka kasi. Bakit pinabayaan mo siya na gawin kanyang punching bag, both physically and emotionally. Oh, that's another vlog again. Okay, pero yun nga. So, kunwari, fine. So, pinayagan mo siya na ginagayin-gayin kanya na he or she treated you like an inferior, like someone who is worthless. Okay? So, pag naghiwalay kayo, parang wala akong nakikitang sense bakit kailangan kayong maging friends. Kasi you do not want to be friends with people who will not treat you right and who will not make you see the goodness, the greatness, and the star quality in you. Okay? So wag kayo makapagkaibigan dun sa mga yun. Okay, marami pa akong naiisip na reasons bakit hindi kayo dapat maging friends or friends ulit nung ex mo. No? But I think the last one that I wanna share with you in this vlog is yung siguro nung nag-break kayo, I mean, whether amicable ba yung breakup ninyo or hurtful, pero yung what happens following the breakup, no? So, kung nag-break kayo ng ex mo, tapos, he spread so many lies about you, about your relationship, yung siniraan ka niya, okay? Tapos, yung to the point na talagang even your closest friends actually believed yung mga paninira na yun nung ng ex mo. Okay, that being said, siguro dapat yung mga friends mo, if they're really your friends, hindi dapat sila naniwala basta-basta doon sa hurtful words and words meant to malign you when in fact hindi naman pala yung totoo. Kasi nga, kung kaibigan ka nila, dapat they should have given you the benefit of the doubt. Diba? Yun yung essence ng tunay na pagkakaibigan. Yung whether they hear, when they hear bad things being talked about sa'yo, kailangan, not necessarily ikaw yung bibigyan nila ng kampe nila, ng kanilang side, no? But they would at the very least give you the benefit of the doubt and maybe hear you out and let you explain your side, okay? And then there's this one quote that I came across a while back. Sabi nila na kapag tunay mo naman daw kaibigan, you don't have to explain yourself to them, okay? So, going back dun sa aking last example, if this person attempted to damage you, to ruin your reputation, to say bad things about you, to talk shit about you, okay, I guess it's not worth reconciling or making friends again with this person. Kasi nga, going back to what I said earlier, you don't want to associate yourself with people who don't show you or bring out the best and the goodness in you. So that, ladies and gentlemen, is the end of my vlog for this month of February, still on the month of love. This time we talk about whether you should be friends or still be friends with your ex. Okay, so from here in Orion Bataan, I wish that you are all safe, healthy, happy, loved, and if you've broken up, that you are moving on. So I will see you in my future vlogs. This is VJ Bentong. If you like this video, please click like, share it on your social media, and if you haven't yet, click subscribe and that bell.